Hello and welcome ulit sa napakasayang hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape. Ako si Kuya Richard Nyo at ngayong araw na to ay samahan nyo ako na mag-rescape nitong ating display tank sa aming store na 75 gallons aquarium. Bakit ko nga ba gustong i-rescape itong aking display tank sa aming store? Ang dahilan dyan ay wala lang, ganun talaga kapag ka nag-start ka sa hobby na to, eventually magsasawa ka sa design. Either i-rescape mo yung aquarium mo or bibili ka ng bagong aquarium. Kaya nga may kasabihan na pag pumasok ka sa hobby ng aquascaping, hindi lang isda ang nanganganap, pati aquarium din. Well, anyway, itong design na to is hindi ko talaga alam kung ano yung pinakatawag sa kanya. Basta gusto ko lang magkaroon ng tatlong nakaslant na kahoy. And make sure lang na yung kahoy, if gagamit kayo ng mga driftwood, is nababad nyo muna for at least a week para hindi na siya mahirap na lumubog kasi lumulutang yan normally eh. Ngayon, kung kabibili nyo lang tapos gusto nyo kaagad gamitin, pwede pa rin naman, ididikit nyo lang or itatali sa mga bato. So dito sa ginawa natin, dahil lubog na siya, yung mga bato is nilagay ko na lang for the reason na maging sturdy lang at saka ma-slant ko lang yung ating mga kahoy. Ayan, make sure lang na hindi siya matutumba just in case na magalaw kapag tayo ay naglilinis. Okay? Ang plant na nilalagay natin sa ngayon dyan ay isang carpeting plant na pang low-tech. Ang tawag dyan is dwarf sagittaria. Kaya Richard, ano yung ibig sabihin ng low-tech? Ibig sabihin ng low-tech ay mga halaman na hindi kailangan ng masyadong malakas na ilaw at hindi kailangan ng carbon dioxide injection. Katulad nga nitong dwarf sagittaria. Pagdating sa carpeting plant, or ibig sabihin yung mga kumakalat na plants para magmukhang carpet sa ating foreground, medyo konti lang ang selection dyan sa ating carpeting plant pang low-tech. Meron tayong video na ginawa dyan. Tingnan nyo na lang dyan sa link na ilalagay namin sa taas. Okay? So, yan yung aking nilagay. Pwede kayong maglagay ng hair grass. Pwede nyo itry. May natry naman ako noon na okay naman. Pero dito gusto ko na dwarf sag. Kasi proven ko na yan. Marami na akong nagawang ganyang design. At ngayon naman, naglalagay ako dito ng crips. Or cryptocoryne. Ayan, cryptocoryne or mas madaling salita is crips. Ang crips, normally, pinuputol ko yung dahon. Pero sa case na to, hindi ko pinutol kasi gusto kong mag-melt talaga siya kasi madalas nagme-melt yung crips. Maglulusaw yung dahon niya and then tutubo ng panibago. So, dahil gusto kong mabulok yung dahon para magkaroon ng beneficial bacteria, hindi ko siya tinanggal. Inilagay ko kanina naman yung green na mahaba. Ang tawag naman doon is pretoy. Pretoy yung tawag doon. Yung pretoy is local dito sa Pilipinas. Ayan. Para rin siyang mga anubias na mas malalaki lang yung dahon ng iba pero may mga maliliit naman. At yung ibang nilalagay ko sa kahoy is mga pinatifida. Ayan. Pinatifida is pwede rin nakatanim pero mas madalas is nakakapit doon sa kahoy. Then, maglalagay lang ako sa background dito ng Vallisneria. Ayan. Low-tech lang din ng Vallisneria. Eh, Kuya Richard, yung ano ba? Yung pretoy, low-tech lang din ba yon? Yung pretoy, low-tech lang. Ang high-tech ng konti or medium-medium, kung tawagin, is yung, tawag dito, yung pinatifida, yung mga dinidikit ko. Kaya, naglagay ako dito ng carbon dioxide injection. Trinay ko kung okay naman siyang ilagay dun sa bubbles ng powerhead. Mukhang okay naman nung trinay ko siya. 1 bubble per second lang. Kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang lakas na CO2 at saka para tipid. Ayan, naglagay lang ako ng Vallisneria dun sa background. Ang Vallisneria medyo medyo makalat lang habang tumatagal kasi gumagapang yan kahit saan. So, kailangan mo lang putulin yung gapang niya or putulin na lang yung haba ng mga gumagapang. Pero napansin ko naman, pag may mga ibang halaman na nagbo-block dun sa kanyang dadaanan, hindi na siya masyadong kumakalat. Okay? So, yun yung mga
pinatipidan, ilalagay ko lang yung iba pa, sinisiksik ko lang sa mga bato. At ngayon naman ay lalagyan na natin ng tubig itong ating aquarium. Ayan, yung soil na ginamit ko dito is recycled. Kaya medyo malabo yung tubig kahit na naglagay na ako ng parang DIY ko na panglagay ng tubig na may mga maliliit na butas sa gilid. So yun, ayan na ang ating design. At ano kaya magiging hitsura niyan? Ito naman ang kanyang magiging hitsura after 3 weeks. After 3 weeks, medyo lumago na ang ating mga plants at naglagay na tayo ng mga isda. Naglagay tayo ng beneficial bacteria dito. Ayan, naglagay ako ng 4 na white, female beta, at mga neon tetra. Ay, cardinal tetras pala, neon tuloy. Cardinal tetras. Magkaiba yung, maghalos magkamukha lang neon at saka cardinal. Ayan, meron din pala akong dinagdag dito ng mga red rubin. So mukhang nabubuhay naman, nag-transition lang ang ating mga pinatipida. Lumiit siya. At yung red rubin natin hindi pa masyadong nagre-red. Naglagay lang ako ng CO2 dyan na 1 bubble per second. At kung nagustuhan nyo tong video na to, ay i-like mo lang to at i-share mo sa mga kaibigan mo na gusto rin mag-aquascape. Ayan, hanggang sa muli, enjoy the hobby!